Magandang araw po sa lahat. Magandang gabi, magandang umaga. Ang video na ito ay follow-up video po ito sa unang video ko po about kay yung humihingi ako ng tulong kay Idol Raffy Tulfo po. Ito ay disclaimer lang po. Ito po ay follow-up video lang po. Okay. Tungkol po sa video na yun, gusto ko pong magpapasalamat sa mga nag-recommend at tumulong at nag-advise sa akin, mga positive advice. Maraming salamat po. Na-feel ko po na marami talagang concern. Marami po, hindi po talaga ako nag-iisa. Nararamdaman ko na andyan kayo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kahit hindi pa ito napansin ni Idol Raffy Tulfo ang video na ito, sa palagay ko, parang naliwanagan po ako sa video na yon at sa mga advices ng mga viewers. Kaya sa lahat ng mga nag-advise sa akin, so thank you, God bless you. So God will bless you more and God will make a way o sa lahat po nating mga suliranin sa buhay. Tungkol naman po sa problema ko na yun, ito ay follow up lang. Pasinsya na po kayo kung matagal, ganun talaga. Kailangan mo talagang ipaliwanag. Gugustuhin ko man na i-direct to the point ko para hindi na mahaba. Pero kailangan talagang ipaliwanag kung anong intention ko. Hindi naman pwede na direct to the point ako na wala pang mag-conclude agad ako na wala pang body message. So kailangan talaga meron mo ng background. So, importante po 'yon. So itong problema na to ay hindi po basta-basta, sa totoo lang po. Ginagawa ko po ito para po sa mama ko at sa kapatid ko. Sa akin okay lang kasi nakapagtrabaho naman ako, merong kita kasi kahit maliit lang, merong sahod pero maliit lang. Pero at least I have a job. Mabubuhay naman kami. Kaya lang ang tinitingnan ko dito, ang kapatid ko po ay merong mga anak at nasa bukid din kasi ang yung mama ko po, separate yung mama ko, separate ang bahay niya sa bahay kubo yun. Papakita ko sa inyo, andyan, meron siyang video dyan. Sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe ngayong araw nito, at sa mga viewers natin at sa mga subscribers dito sa YouTube, meron ba akong ipakilala sa inyo? Ang aking mother. Ayan. Kumakain siya ng kamuti. Kamuti, guys. Ayan. Ang pangalan po niya ay si... What is your name? Narda. How old are you? 73 or 72? 72. 72 years old niya, guys. And then... papapakita yung ngipin niya. Marami pa daw siyang ngipin. Inaalagaan niya. Yeah, tingnan niyo. Ang ngipin niya. Nagbisita sa dito kasi nag-bisita. Sa video na ito, guys, kasama ko ang mama ko noong last year pa. Last year. So, 72 years old pa siya noon. Pumunta sa sub-boarding house ko doon sa Kabankalan City. Bumisita siya at nakuhaan ko siya ng video. Nag-joke-joke kami ng video. Alam nyo, guys, masayahin yung mama ko. Matapang sa totoo lang at masipag.
mahal na mahal ko po ang mama ko. Kaya gusto ko po sana na kahit hindi ko man kayang maibigay lahat na yung panalangin niya na sana makuha namin, mabawi namin yung lupa ng papa ko. Kahit dito na lang sa pamamagitan ni Raffy Tulfo, sana po matulungan niya po ako, matulungan niya po kami ng mama ko para po mabawi po namin ang lupa ng mama ko at papa ko. Sa bahay niya at nako, kung alam niyo lang yung pinagdaraanan namin, sobrang hirap. Hindi naman po masyadong mahirap, pero kung iisipin ko ang buhay namin noon, talagang believe ako sa mama ko. Alam niyo ba kung bakit? Siyang tumayong bilang papa at mama namin. Siya yung gumagawa ng bahay, siya yung pumupunta sa bukid para magtanim. Maliit pa kasi ako eh. Ano pa lang ako noon? Grade 1. Sumasama na ako sa mama ko punta ng bukid para mag-farm doon, magtanim ng mga gulay, mais, yun. So, alam ko na kung paano mag-farming nung bata pa lang ako. Hanggang nakagraduate ako ng elementary, hanggang nag-high school. Para makatapos lang sa pag-aaral, yun. Pumunta ako sa mga tumutulong ako sa pag-aani ng mga mani at mais para lang po maibinta at mayroong pambili ng mga school supplies. Alam mo, ayaw kong mag-absent sa school noon. Kahit pinipilit ako ni mama na sumama dun sa bukid para magbungkal ng lupa. Sabi ko, ayaw kong mag-absent. sa totoo lang po, kakapagod talaga sa bukid. Sa totoo lang po, mainit eh. Sobrang init, and then magbubungkal ka dun. Kung sa Bisaya, mangguna ba? Mangguna. Kung sa Ilonggo, manghilamon. Kung sa Tagalog, ano yun? Basta manguma. Yun guys, sobrang, pero ang saya naman. Masaya ako nung na-experience ko yun. Papasalamat pa rin ako sa Panginoon kahit mahirap ang pinagdaanan ko. Naging working student ako para makatapos. Nagtatrabaho sa gabi. Kasi ang klase ko, 7 a.m. to 1 p.m. 2 p.m. yun ang duty ko sa Jollibee. 2 p.m.